SMNI, Truth That Matters. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, kung meron kang kamag-anak sa mga bansa tulad ng US, Canada, Ireland, Belgium, Spain at Italy maging sa France, abay ipadownload na sa kanila yung SendWave app. Walang bayad ho yan na pera padala para po sa inyong mga kababayan. Gamitin po ang promo code na NEWS o SMNI1010 para po sa free credit na $1 o 500 pesos. Pera padala, mag-SendWave ka na. Merong tanong dito kay Mark, si Jennifer Perez Garcia from Facebook. Good morning po. Ask ko lang legal process na situation ko. Married na po ako at the age of 21 but we didn't apply for marriage contract. At the time na nagpakasal lang po kami, nag-execute ng affidavit na sila po ay nininirahan ng magkasama as a wife for 5 years, husband and wife. Yung po bang kasal nila, Kuya Mark, ay void from the very beginning? Actually, yung kasal kasi, actually, hindi marriage contract, marriage license. Mm. Kasi sabi ng batas, marriage license is mandatory. Kung walang marriage license, the marriage is void. Di ba sabi ko? As one of the requirement ng marriage license. Kung walang marriage license, the marriage is void. But may exception na hindi kailangan ng marriage license. If you're living together as husband and wife for 5 years, but in this case, 21 siya nagpakasal. If you compute 5 years, 18, 19, 20, 21, 4 years lang yan. So mandatory ang marriage license kasi hindi siya entitled for the exemption. Kasi the exemption only applies pag 5 years na kayong magsasama. But yung 5 years na yan should be computed from the time that you are 18 years of age. Hindi kung minor ka pa. So 18, 19, 20, 21, 22. Pag 22 years old ka, nagpakasal ka, tapos nagsasama kayo at the age of 18 pa lang, 5 years na kayo magsasama, so hindi na kailangan ang marriage license. Kuya Mark, paano kung nakapangasawa si babae ng mayaman na matanda, 80 years old, yes, for example, pero mayaman? Pero nakita ng mga anak nila, ng lalaki na mukhang pinipirahan lang yung daddy namin. Ha? Pari bang harangan ng mga anak yung kasal o paano po ba? Sabi ko nga, walang mayaman, walang mahirap sa pag-ibig. But maraming gold digger. So, yun yan. So, baka gold digger yung babae na yun. Bantayan natin. But hindi issue yung tinatawag na pagpinayahan ang babae o ang lalaki. You have to check na may tinatawag tayong conjugal properties. One of the effect of marriage is conjugal properties. But pag may anak kayo sa unang asawa, tapos yung mga anak mo is legitimate child, yung mga properties ninyo na napundar during the first marriage are not considered conjugal property sa second marriage. Pero kung gusto ni babae na, for example, nakapera na yung babae, tapos gusto niyang ipa-nullify yung marriage, tapos gamitin niya yung grounds, Kuya Mark, na yung incapacitated na yung matanda kasi nga hindi na kaya. Pag ang pinakasalan mo is mga 8 years old, 90 years old, even mga 70 plus years old, hindi mo pwedeng sabihin na impotent ang lalaki. The mere fact na pinakasalan mo ay isang matanda, ibig sabihin, alam mo na hindi na talaga tatayo yan. Kahit anong gawin mo. Kung tatayo man yan, okay, special na lalaki yan or may gamot na iinom, kung tatayo man yan. But wala kang karapatan na i-question na impotent ang babae o ang impotent ang lalaki. Kasi the mere fact na matanda siya, of course, hindi na talaga same level yan ng isang mga bata. So, hindi mo pwedeng questionin yan. But if nagpakasal ka na isang 40 years old, 30 years old, then at the time of celebration of marriage, hindi talaga tatayo, 5 years pwede kang reklamo ang asawa mo. Pero kung ang pinakasalan mo isang 80 anyos, 90 anyos, wala ka ng karapatan na magreklamo. Kasi the mere fact na matanda siya, wala talagang capacity yan. So, ibig sabihin, na-waive na yung right mo na to complain. Kuya Mark, mabigat din yung grounds no, na non-disclosure of conviction of final judgment involving cases of moral torpitude. Mukhang ito talagang pag nalaman mo, murderer ka pala. Then, may karapatan kang hiwalayan siya dahil nga doon sa pagtago niya ng sekreto. Yes. Kailangan ka mag-file ng annulment of marriage on the ground of panuloko 5 years from the knowledge ng panuloko. Mm. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng alam mo na yung asawa mo mamatay tao. Tapos, dinimanda mo ng annulment of marriage after 10 years, void. Hindi mo dismiss ang kaso. Bakit dismiss? Sabi ng batas, 5 years lang.
From the knowledge of the fact sa panuloko, binigyan ka lang ng batas ang 5 years na mareklamo na idemanda mong asawa mo ng annulment on the grounds of panuloko. Kasi hindi sinabi sa'yo na kriminal pa na siya, tapos nalaman mo, after 2 years or 3 years ng kasal ninyo, tapos dinimanda mo siya ng annulment after 10 years, hindi pwede yan. Kailangan mag-file ka ng annulment on the grounds of panuloko from the knowledge of the fact of panuloko, 5 years. Yun yan. Aba, Kuya Mark, pwede bang magkasundo o mag-asawa na naghiwalay na? Sabi ng batas, iba sa divorcio, MJ. Ang divorcio, kung nakikita mo sa mga teleserye, yung mga Korean teleserye, magpirmahan si lalaki at sa kasi babae, may konting iyakan, may konting yakapan, magpirmahan sila in front of a lawyer. Eksena yan ng mga bansa na may divorce. Di ba? May lawyer sa babae, kasamang lawyer sa babae. Si lalaki may kasamang lawyer, may papel, nagpirmahan sila. Tapos ang lawyer nakapirma din. Tapos yung dalawa nagyakapan, may konting iyakan. Tapos wala na. Yun ang divorce. Hindi yan applicable sa Pilipinas. Walang ganun sa Pilipinas. Bawal sa Pilipinas na magkasundo si babae at saka sa lalaki na maghiwalay. Bakit? Ang hiwalayan kasi sa Pilipinas, hindi based on agreement ng parties. It should be based on the grounds provided by the law. Ano yung mga grounds? Yung sinasabi ko last week. Psychological incapacity, incestuous marriage, panluloko, insanity, minority, walang parental consent. Yun ang mga grounds. But hindi pwede magkasundo si babae at sa lalaki na maghiwalayan. Hindi yan one of the grounds for the annulment of marriage. One of the grounds of annulment of marriage, yung nakalagay dito sa batas. So ibig sabihin, kung magkasundo si babae sa lalaki na maghiwalay na, mag-file ka ng kaso sa court ng annulment of marriage, yung annulment of marriage mo ma-dismiss. Automatic. Automatic ma-dismiss yan. How? The court will issue an order requiring the city or provincial prosecutor to conduct investigation. Ang tawag doon na investigation na yan, collusion investigation. Anong gagawin? CI. Si Piskal. Collusion investigation. Si Piskal, ipatawag si babae sa lalaki. Tanungin, hoy, babae, nagkasundo ba kayo nito o hindi? Magsabihin ni babae, hindi po. Okay. Si lalaki, nagkasundo ba kayo nito, babae na yun? Oo, nagkasundo kami. Pwede si Piskal mag-issue ng report to the court. Requesting the court to dismiss the case on the ground na nagkasundo yung babae sa lalaki, bawal yan. But that is only sa batas. But in real practice, MJ, normal talaga nagkasundo si babae sa lalaki. But hindi put that in record. Kailangan outside court yan, minsan nagkasundo si babae sa lalaki na maghiwalay na. Oh. But in court, hindi mo pwedeng aminin yan. Bakit? Sabi ng piskal, sabi ng court, ng batas, the city prosecutor gagawa ng paraan na mag-imbestiga kung may sabuatan ba si babae at si lalaki. Kasi pag may sabuatan yan, madismiss ang kaso. Kaya Mark, naisip ko lang, yung sa grounds na, for example, yung husband mo ay bakla, paano kung magpanggap siya na gay, pero hindi naman pala, para lang mag-prosper yung nullification ng kasal? Yung pagpanggap, iba yun sa katotohanan. Oh. Acting is different sa real life. Kailangan kasi, ang tanong dyan, MJ, paano mo ma-prove na si yung asawa mong lalaki, bakla? Oh. Paano mo ma-prove na yung asawa mong babae, tomboy? Daming manifestation dyan. First, kinakalabit niya yung kapwa niya lalaki. Grounds yan. Ibig sabihin, bakla siya kasi bakit may iba siyang lalaki dyan? Dapat mabidyohan. Pwede. Not necessarily nabidyohan, but mas maganda may video. Pero kahit walang video, may eyewitness ka lang personal to prove knowledge. Na yung pinalit sa'yo, hindi babae. I don't know kung anong feeling sa babae. Of course, masakit sa babae pag ang pinalit sa kanila, babae, lalo na pag mas maganda sa kanila. Masakit sa babae yan. I don't know kung mas masakit ba sa babae kung ang pinalit sa kanila, lalaki. I don't know kung ano yung feeling ng babae. But as a ground for an annulment of marriage, ano yung grounds? Paano natin i-prove na yung babae or lalaki, tomboy or ang lalaki, bakla? Mas maganda, you have to engage the expertise of a psychologist. Mm. Kasi hindi naman pwede sabihin lang, may yung lalaki ko, yung asawa ko, bakla. Hindi mo pwede sabihin lang yan. Yes, pwede mo sabihin yan. But hindi lang yan enough.
proof na yung asawa mo bakla. Hindi yan enough proof na yung asawa mo tomboy, na sinasabi mo na yung asawa ko may ibang karelasyon yung babae. Yes, pwede yan, but hindi enough yan sa court. Why? Because the court or the Philippine government has the obligation to preserve the sanctity of marriage. So anong the best way to prove na yung asawa mo bakla or tomboy? Psychologist. Pero kay Mark, true science. Pero sa mismong hearing, inamin ng lalaki. Para lang talagang maka manalify yung kanilang... Ano. Yung pag-amin, plus yan as an evidence na bakla talaga yung lalaki o tomboy talaga babae, yung pag-amin. Pero hindi talaga siya bakla. For the sake ng kaso na mag-prosper, nagpanggap siya. The prosecutor will conduct investigation na kailangan na yung mga evidence nila hindi fabricated. Kasi pag fabricated yung evidence, inamin ni babae tomboy siya, inamin ni babae ni lalaki bakla siya, kahit hindi man totoo, para lang ma-dismiss ang kaso. Yan. Para lang ma-annul yung kasal, pwede ma-dismiss. On the ground na, kasi pag nagsubmit kayo ng evidence sa piskal, ang piskal mag-conduct na investigation kung may sabuatan ba. Second, ano ba mga ebidensya ninyo? Pag yung mga ebidensya, mga fabricated, mga manufactured evidence, the piskal will recommend to the court for the dismissal of the case on the ground na yung mga ebidensya na pina-present nila sa court are all fabricated or manufactured. Ayan, sa mga nais pong magtanong ha, meron tayong call line at text line na ka-flash po sa inyong mga screen at sa lahat po ng mga gusto magtanong naman live sa atin sa Zoom. Abay, ang Zoom link po ay naka-flash din sa ating pong mga social media accounts. Isang click lamang po ninyo, mga kababayan, automatic makapagtatanong po kayo kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, ano ang status ng mga anak pag annulled na ang kasal? Pag annulled ang kasal, okay, if the child is born or conceived before the annulment, the child is considered legitimate. So, ibig sabihin, pag ang bata, pinanganak ng bata, then annulled yung kasal ng magulang nila, ang bata, legitimate. Paano naman pag after the annulment, doon sila pinanganak, illegitimate ang bata? So, ibig sabihin, pag ang bata na conceived or pinanganak bago ang annulment, lahat ng bata are considered legitimate. Ibig sabihin, anak sa loob. Pag ang bata pinanganak after the annulment of marriage, sila ang matatawag na anak sa labas. Kahit by same blood? Same blood kasi wala nang kasal. Anul na kasal ninyo eh. So, kahit anul na kasal, tapos may nangyayari pa sa inyo, nabuti sa babae. Anul na kasal ninyo, di ang bata illegitimate kasi wala nang kasal. May naalala ko sa anak sa labas. Kuya Mark, bakit ang annulment case ng asawa ko ay dinesisyonan ng korte na wala akong pirma? Allowed ho ba yun sa batas? Ang perma-perma, sabi ko nga, di ba? Teleserye, Korean teleserye. Si babae sa lalaki nagharapan, kasama yung abogado nila, nagpermahan sila ng dokumento, after permahan, nagyakapan, konting iyak, umalis. Babay na. Yun ang eksena ng mga diborsyo sa ibang bansa. Hindi yan dito sa Pilipinas. Bawal magpermahan si babae sa kasi lalaki na mag-divorce sila, maghiwalay na sila. Kung magpermahan kayo, ebidensya yan na nagsabuatan kayo. Kung nagsabuatan kayo, pwedeng ma-dismiss ang kaso na annulment. From Ann Guevara sa Facebook, paano po kung yung attorney naman po di inaasikaso ang annulment? Pero bayad na po siya, Kuya Mark. Paano po ba yun? Ang annulment kasi may tinatawag na attorney-client privilege. Okay? You cannot say na ang annulment mo hindi inaasikaso. The lawyer kasi, representative lang yan. Representative lang yan ng mga petitioner. So you cannot say na hindi inaasikaso or wala. You need to prove that kasi ang annulment kasi, the lawyer only file a case. Minsan, madelay ang mga annulment because sa mga judges na wala, si fiscal, absent si fiscal, magkasakit. So, yung mga ganun. So, ibig sabihin, ang annulment kasi sa Pilipinas, hindi siya kagaya ng sa ibang bansa na permahan lang, magpagkasal kayo ng umaga, paggahapon, hiwalay na kayo. Pwede ganun. But in the Philippines, it takes time. So, may mga proseso talaga kasi dinidiscourage ng batas ng Pilipinas na maghiwalay ang babae at saka sa lalaki. Kuya Mark, may karapatan po ba si ex-wife maghabol sa asawa niya ng sustento gayong may iba na kinakasama si ex-wife at may dalawa na rin silang anak ng kabit niya? Kung sustento ang pinag-uusapan, sustento if you are the legal wife or if you have children. But granting na legal wife ka, but hiwalay na kayo,
anong klase hiwalay? Assuming na umalis ka sa bahay ninyo, kahit kasal kayo, wala namang rason na umalis ka sa bahay ninyo, as a rule, sabi ng batas, wala ka ng karapatan na bigyan ng support ng asawa mo. Kahit na legal wife ka, kung umalis ka sa bahay ninyo, na wala namang dahilan bakit ka umalis doon. Inabandon mo yung asawa mo, tapos ngayon, sabihin mo na support. Wala ka support kasi in the first place. Pag inabandon mo ang asawa mo na walang dahilan, ni-wave mo na yung karapatan mo na mag-demand ng support. Sa'yo lang, bilang asawa. But hindi yung mga anak. Yung mga anak, tuloy pa rin ang support. Sabi ko nga, ang support sa magulang sa mga anak, hindi lang yan obligasyon ni babae or obligasyon ni lalaki. May obligasyon din si babae na magbibigay ng support sa kanilang mga anak. Paano ko po kung kapag kasal ka sa ibang lahi at divorce kayo doon sa syudad o country nila, ano po ang proseso po dito sa Pinas? 12 years na raw po silang divorce, Kuya Mark. Kung divorce kayo sa ibang bansa, make sure, under Article 26 of the Family Code, make sure na ang nag-file ng divorce sa ibang bansa, yung foreigner. Pag nag-file ng divorce ang foreigner, tapos hindi ka naman ikaw Pilipina, hindi ka naman nag-oppose, pinirmahan mo din. So, next step na gagawin mo is yung divorce na yan, ipa-registered mo sa, what do you call, kung iba yung language, ipa-translate mo yan into English. Pagkatapos yan, ipa-red ribbon mo yan sa Foreign Affairs or sa nearest embassy. Pag the red ribbon na yan or tinatawag dyan yan ng authentication of the Department of Foreign Affairs, and next step na gagawin mo is kumuha ka ng abogado. Anong gagawin ng abogado? Ang gagawin ng abogado is the lawyer will go to the court, to the local civil registry of Manila. Lahat ng mga foreign documents should be registered to the local civil registry of Manila. So, i-registered mo sa local civil registry of Manila yung divorce mo. Then, the local civil registry of Manila will issue a certificate na registered na yung divorce mo sa ibang bansa. Pagkatapos yan, the lawyer will file a petition sa court. Ang petition ay file sa court yung tinatawag na petition for judicial recognition of foreign divorce. I-file mo yun sa court, then after that, the court will approve it. Pag na-approve na, ibig sabihin, divorce ka na din sa Pilipinas. Well, Mark, curious lang, kasi nabanggit mo kanina yung obligasyon ng isang abogado sa kliyente. Meron kayong tinatawag na lawyer-to-client relationship. Pag nilabag ng abogado yun, anong mangyayari? Which yan? So, ibig sabihin, violation of the attorney-client privilege. Ang attorney-client privilege kasi, MJ, parari yan ng isang, if you're a Catholic, yung nagkumpisal ka sa pare, na may kasalanan ka, hindi pwedeng sabihin ni Father yung mga kasalanan mo. Otherwise, pwede kang matanggal sa pagiging pare mo or even as a Catholic member. Same also sa doktor, hindi pwede sabihin ni doktor, yan si Juan de la Cruz, may STD yan. Yan si Maria, kuan yan, may sakit yan na cancer. Hindi mo pwede sabihin yan. There's a doctor-client privilege. Same also in lawyers. May attorney-client privilege. Kasi kung walang attorney-client privilege, walang tao na magtiwala sa abogado. Paano ka idepensa ng abogado kung hindi alam ng abogado ang totoong story? Hindi niya malaman. For example, kahit na criminal ka, totoo talagang pinatay mo yung tao, kailangan alam ng abogado yan para at least alam niya paano ka depensahan sa korte. Tapos, hindi pwede sabihin ni abogado, totoo, inamin niya na siya talagang killer. Hindi pwede yan kasi may attorney-client privilege. Kasi ang attorney-client privilege is based on trust and confidence. So, ibig sabihin, kung sinabi ng abogado yan, yung sinasabi ng abogado, parang nilaglag niya yung kanyang kliyente. Lahat ng sinasabi ng abogado sa kanyang kliyente, hindi yan magagamit as evidence in all courts in the Philippines. Hindi yan magagamit as evidence because in violation yan ng attorney-client privilege. Second, ang abogado pwedeng ma-demanda criminal case more than 6 years imprisonment for violation of the attorney-client privilege. Balikin ko ha, MJ. Number one, pwede makulong si abogado kasi nilabag niya ang attorney-client privilege. Second, yung lahat ng sinasabi ng abogado, hindi pwedeng gagamiting ebidensya
laban sa kanyang kliyente on the ground na violation niya ng attorney-client privilege. Lalo na on very personal matters, Kuya Mark. Siyempre, may personal abogado ka eh. Kilala mo. All personal matters and all cases involving involving your professional relationship with your clients. Mm. So, example, you are related of your attorney-client privilege or your professional relationship with your client. May tanong si Santolorin Benedict from Facebook. Kapag matagal po nahiwalay ang mag-asawa, like 5 years, voidable na po ba yung kasal, Kuya Mark? The mere fact na naghiwalay kayo ng 5 years, naghiwalay kayo ng 10 years, hindi ibig sabihin voidable ang kasal. Maging voidable lang yan, yung mga grounds na sinasabi ko, walang parental consent, 18 to 21 years old, insane, buwang ka, fraud, panloloko sa pagpapakasal. Yung consent mo is through fraud, through force, through threat, through intimidation. Hindi natatayo yung sa'yo. Physically incapable. Impotent ka. Or may STD ka. Yun lang mga grounds for the annulment of marriage based on voidable marriage. But pag 5 years na kinihiwalay, hindi mo na kayang gampanan ang obligasyon mo bilang asawa. Siya, hindi na din niya kayang gampanan ang obligasyon niya. Yung essential marital obligation of marriage, pwede yan, grounds yan, under psychological incapacity under Article 36 of the Family Code. Maybe you are a narcissistic person, love your own, feeling ka, guwapo ka, feeling important ka, kailangan, you demand attention, narcissistic ka. Or you are antisocial, na tao, or you are borderline personality, paiba-iba yung mood mo, borderline ka, yan, grounds yan for annulment of marriage on the grounds of psychological incapacity. But based on the voidability of the marriage, hindi yan the grounds. Si Guadahilda sa Facebook may tanong, Kuya Mark, ang annulment ko po is ongoing. Need ko po ba talaga humarap sa kaso? Mukhang nasagot mo na ito kanina. You need na humarap sa kaso, but not all the time. You need to appear sa court, maybe sa jury collusion investigation. You need to appear, but kung hindi ka mag-appear, depende sa piskal yan kung mag-issue ka ng SPA. Second, during pre-trial, as a rule, you need to appear. But kung hindi ka mag-appear, kailangan ka mag-execute ng SPA authorizing your lawyer to appear on your behalf. But during testimony, hindi mo pwedeng i-authorize ang lawyer mo na mag-testify on your behalf. You need to appear to testify about the facts of your case. So, yun lang ang mandatory na you appear sa court. Sa ibang step ng annulment, hindi ka kailangan mag-appear. Si Jing from Facebook, paano po ba kung di sinabi ng babae na kasal po siya dito sa Pilipinas at di pa siya annulled at nagpakasal siya sa foreigner na pinaniwala niyang legal silang mag-asawa? So, in that case, yung kasal sa foreigner is a bigamous marriage. Bigamous marriage kasi nagpakasal kayo at a time of the existence of a valid marriage. So, ibig sabihin, hindi ka pwede magpakasal ang pangalawa, hindi ka pwede magpakasal ang pangatlo kung may existence ka of a valid marriage. So, may exception lang dyan yung mga Muslim brothers natin kasi hanggang apat sila pwede magpakasal. But other than the Muslim brothers natin, isa lang dapat ang asawa mo. So, kung nagpakasal ka ng pangalawa, make sure na yung first marriage mo is already nullified or wala na sa record dyan. That's why one of the requirements sa kasal is you need to get a CNMR, Certificate of No Marriage. Makita lahat ng mga asawa mo doon kung marami kang pinakasalan. Kuya Mark, ano po ba ang moral lesson natin sa ating paksa ngayong umaga? Ang moral lesson natin, MJ, very clear. Mm. In marriage, before you enter into a contract of marriage, the consent must be freely given. If you check the law or the voidability of the marriage, ang issue dito, MJ, consent. Ang consent, may consent but the consent was vitiated. Ibig sabihin, hindi freely given ang consent. Paano mo i-freely given ang consent if you're insane, buwang ka? Paano mo freely given ang consent kung niloko ko pala ng asawa mo? Akala mo, ang asawa mo, matino, buntis pala sa ibang babae at the time of the ibang lalaki, at the time of the celebration of marriage. So, walang consent. So, yung consent mo, parang vitiated effect, hindi talaga freely given. Or yung consent mo, hindi freely given kasi may shotgun nakatutok sa ulo mo, sa tatay ng babae na yan. Yan. Ibig sabihin, in marriage, MJ, because marriage is not an ordinary contract, it's a special contract of permanent union between man and a woman. Dahil dyan,
kailangan ang consent ng mag-asawa freely, voluntarily given, hindi pwedeng sa pilitan lang. Alright, Kuya Mark, saan po nila kayo mapapakinggan aside po sa ating palatuntunan at paano po nila kayo makontakt for free legal advice? For free legal advice sa lahat po ng mga kaibigan po natin dito sa SMNI, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw at sa YouTube page natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Please call me, Viber, WeChat, WhatsApp, and Telegram sa 0917-329-5353 or 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Yung mga tanong po ninyo na hindi po natin nabigyan ng tugon na by next week po ay atin po niyang uunahin at bibigyan po ng pagkakataon na maitanong kay Kuya Mark at mabigyan po kayo ng sagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat sa aming pinakamamahal na Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy, sa pagkakataon, Pastor, Sir, na pinagkaloob po ninyo sa programang Pinoy Legal Minds na magbigay po ng kaalaman patungkol sa ating karapatan at patungkol sa batas. Next week po ulit, dito lamang sa ating programang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.